Bongo, Supervising Commissioner for NCR. We also have Attorney Andre Nicolo G. Taya, Supervising Commissioner for Luzon. Paolo M. Buanco, Supervising Commissioner for Visayas. At Commissioner Remedios S. Chan, Supervising Commissioner for Mindanao. And of course, sa lahat po ng kawani ng PCUP, kinikilala at pinasasalamatan din po natin syempre ang mga partners natin mismo dito sa Mandaluyong City na siyang ating LGU host para sa okasyong ito. Palakpakan naman po natin. Atin naman pong ipapakilala ang ating mga tampok na panauhin mula sa iba't ibang dako ng kabuluhan ng bansa, na mismo mga kaagapay nating mga samahan ng Maralitang Tagalungsod. Narito po ang mga delegado mula sa Luzon, mula sa resettlement area sa Dakong Metro Manila, Luzon, mga kasama natin sa Zoom platform, mga delegado mula sa Visayas at sa Mindanao. Palakpakan din po natin. Tayo po ngayon ay live now via Zoom sa Visayas at Mindanao upang ipakilala naman po sa atin ang isa sa pinakatampok nating panauhin sa programa ng UPSW. Atin pong tinatawagan Commissioner Reynaldo Galupo. Alright, babalikan po natin Commissioner Reynaldo Galupo. At this point, to formally start our program, maaari po na... Sa banal na aklat na kasal ang importansya ng pagkakaisa. Ayon nga sa Galatia 3:28, walang magiging Hudeo o Griego man, walang magiging alipin o malaya, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat, tayong lahat, ay iisa kay Kristo Jesus. Kung iuugnay natin ito sa isinasagawa nating pagdiriwang ng Urban Poor Solidarity Week, iisa lang ang patungkol nito at ito ang pagkakaisa nating lahat upang maingat ang pamumuhay ng bawat isa. Nananawagan ang ating pamahalaan sa pamumuno ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magkaisa tayo ng walang mayaman o mahirap. Ibinabatay natin ito sa panawagan ng ating Panginoong Diyos na mamuhay tayo ng nagkakaisa. Kaya mahalaga na gawin natin ang lahat upang mamuhay tayo ng nagkakasundo at nagtutulungan sa isa't isa. Ano man ang ating paniniwala, ito ang kautusan ng buong may kapal at dapat na gawin natin ito ng may kalapit na pagmamahal sa kapwa. Hindi natin maikakaila na ang buhay natin ay hindi simple lang at kung minsan ay napakahirap. Naharap tayo sa maraming problema. Problema sa pangkabuhayan, problema sa pagkain, problema sa pabahay, at problema sa buong nating pagkatao. Ang mga ito ang nagbibigay sa atin ng mabigat na dalahin na huminsan ay ugat ng kawalan ng pag-asa. Subalit, kaya nating mapagtagumpayan ang lahat dahil kung taimtim ang ating pananalig sa ating gobyerno at lalo na sa ating dakilang Diyos sa langit, magagawa nating harapin ang anumang hamon sa buhay. Kaya nga ang tema ng ating UPSW ngayon ay ukol sa pagkakaisa. Ang PCUP ay handang tugunan ito. Handang ibigay ang pinag-ibayang serbisyo tungo sa pagbangon ng Maralitang Pilipino.
sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo, magagawa natin ito dahil ang puso ni PBBM ay puso para sa Pilipino. Malapit na po ang araw ng Kapaskuhan. At makalipas lang ang ilang araw ay magsisimula ang panibagong taon. Kaya ang tanging panawagan ko po sa ating lahat ay tugtin natin ang hiling ng ating Pangulo ang magkaisa tayo at magtulungan tungo sa magandang kinabukasan na kung mayroon mang mahirap ay tutulungan siya ng nakakaluwag sa buhay. Mahal po tayo ng Diyos. Mahalin po tayo ng ating pamahalan at ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya magkaisa po tayo para sa bagong umaga. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat, Undersecretary Elpidio Jordan Jr. sa napakagandang mensahe. Muli, palakpakan po natin ang PCUP na may puso at serbisyo para sa maralitang Pilipino. Ang ganda na sinabi ni Yusef, magkaisa po tayong lahat upang maiangat po natin ang pamumuhay ng bawat isa. Kung kaya sana po ay suportahan po natin ang lahat ng programa at proyekto ng PCUP dahil ang PCUP ay may puso at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Magandang tanghali po sa inyong lahat. So wala na pong paligoy-ligoy ang aking ipakikilala. Hindi po maisasagawa itong aktibidad ngayong araw kung hindi dahil po sa buong pagsuporta ng ating First Couple na siyang nagparamdam sa atin ng tunay na pag-aaruga at pagmamahal sa mamamayang bawat Pilipino. Narito po ang mahalagang mensahe. Ang susunod ko pong ipakikilala ay kilalang kilala niyo at sana po salubungin ng malakas na palakpakan ang mensahe ng unang ginang ng Republika ng Pilipinas, Madam First Lady Marie Luis Lisa Araneta Marcos. The annual observance of the UPSW demonstrates the significant role of government agencies in engaging urban core groups to find solutions to poverty reduction and urban governance. As you know, urban poverty is one of the most challenging issues for developing countries. Having said this, it's important that we respect and uphold the rights of the urban poor and provide them with opportunities so that they may be able to contribute to nation building and find a more sustainable future that can be shared by all. I would like to thank the Presidential Commission for the Urban Poor for your untiring dedication to promote programs and initiatives that focus on social protection, health, livelihood, and community-driven development for the urban poor. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Sama-sama tayo ng pagbabago.